ating alamin kung ano ang mayroon sa Lugard Road. Tara! Magandang araw, mga ka-cheese! Ito pong muli si Madam Chair. At samahan niyo po ako at tayo'y mamamasyal. Tayo po ngayon ay nasa taas ng The Peak kung saan po laging pinupuntahan ng mga pumupunta dito sa Hong Kong. At lalakbayin natin ang Lugard Road na kung saan makikita natin dito. At mag-i-start na nga po tayo. Kaya samahan niyo po ako. Tara! Let's go! Ayan mga ka-chair, at naglalakad na nga po tayo at yan ay paikot na bundok. Dahil ang ating bahay ay malapit lang po dito sa The Peak, maglalakad lang po tayo ng 30 minutes pataas para po makarating tayo sa The Peak. At syempre, papunta po tayo sa Lugard Road. Dahil ang Lugard Road po ay isang bundok na ating pwedeng libutin. Kaya ayan po, katulad niya nakikita niyo mayroon pong post dyan na napakaganda naman po. It depends kung laging umuulan is lumalaki din po siya. Hindi po siya mahirap i-hike o ako lakarin. Kung kasama po natin ang ating pamilya, okay lang po kahit may maliliit po tayo na bata, magkakaibigan, o kahit po mag-isa, magandang-maganda po itong lakaran nyo. Napakagandang hike trail dahil po pantay lang po siya. At marami po kayong magagandang tanawin na makikita dito. At yung mga kalapit nila na napakaganda naman po. Katulad po niyan o diba? Super ganda po yan kung inyong makikita doon mismo sa Lugard Road. At talagang masasyahan po kayo kahit kayo nag-iisa. Very satisfying feeling po talaga. Kung may mga alaga kayong aso, pwede din po nyong ilakad dyan. Kaya pwede nyong morning hike at saka evening hike po na kasama ang inyong mga aso. Diba double purpose na nagadaan nakakapaglakad na tayo para sa kalusugan natin? At syempre yung ating trabaho. Kaya subukan nyo po, lalo na yung mga nasa part ng Aberdeen, Wan Chai, Admiralty, Central, dito po sa may Mid-Level, at saka dun po sa may Hatton Road, Pukpulam, pwedeng-pwede po nyong akyatin yan dahil napakaraming daan po itong The Peak na kung saan natin matatagpo ang Lugard Road na maiikot naman po talaga natin ang bundok. It's 45 to 1 hour minutes po na ating lalakarin ang bundok na yan. Kaya tara, umpisahan natin. Kung gusto niyo pong mag-picnic, meron din po dyan. Katulad nyo po nung nakikita nating kubo na yan. Pwede po yan. At meron din po dyan yung space kung saan pwede tayong mag-exercise. May mga ano po sila, exercise things na pwede po nating gamitin. Ganon din po kahit yung masakit ang paan nyo, yung talampakan. May mga bato-bato po dyan na pwede nyong apakan para po mamales yung sakit ng inyong talampakan. At napakarami pa pong iuopi. Yan pong daan na yan ay papunta yan po yan sa sa Pukpulam o kaya ay dito po sa may parte ng Kennedy Road. At yan nga po, naglalakad na tayo. Papunta po dun sa sa napakagagandang tanawin na makikita natin. Lugard Road Lookout offers a spectacular panoramic views of Victoria Harbour. Lugard Road Lookout lies approximately 400 meters or 1,300 feet above sea level. It is a semi-circular 2.4 kilometer on Victoria Peak that mostly follows the contours of the hillside connecting Victoria Gap in the east to the Hatton Road, Hallock Road and Junction in the west.
Most of the local, they just walk from Old Peak Road, Hatton Road, Aberdeen Road, Upulan Road to go there. You can take bus 15C from Central Pier on the way up to the peak. But if you won't like most of the tourists and to experience the traditional and potentially vertigo in choosing the consider the peak tram. The peak tram turns from Garden Road all the way up to the mountain and ending at the peak upper terminal and just walk a few steps to the Lugard Road. It was a flat walking ground from the peak tower to the Lugard Road. Walk past park where the locals are exercising and many locals walking their dog. It is see far old fitness level and one of the very best family friendly hiker in Hong Kong. Lugard Road offers you a good views of Aberdeen and Phu Phu Lam panoramic views. On those panoramic views na makikita natin sa Lugard Road, lalo na po sa pag-sunset time, ay napakagandang magdala po tayo ng ating mga cameras to get po ng napakagandang paglubog ng araw at syempre po ng mga views na kung saan po natin makikita ang Harbour City, ang Kowloon side and even the Hong Kong side, and we can see all the building, the tourist building, the commercial building, and some of the good buildings of Hong Kong. You can go early para po magkaroon po tayo ng good spot kapag gusto po nating makunan ang paglubog ng araw at ang mga building po at mga gandang view na ating pong gustong makunan. Pwede po natin gamitin ito na picture sa ating o sa ating mga bahay, yung sinasabit sa dingding o yung pwede natin gawing card or postcard dahil napakaganda po ng kanya pong mga panoramic views po dito na makikita po naman natin talaga kung ano ang Hong Kong. Pwede rin po natin kunan ang mga nagagandahang hili-hilirang mga punong kahoy and even the mga leaves po ay napakaganda po. It's soothing to our eyes at saka napakaganda po atin po talagang ang kalikasan dito po sa Lugard Road. Dito rin natin makikita na kahit po nasa taas na po siya ng bundok ay meron po siyang magagandang mga kalsada at even mga houses po na talaga namang concrete po ang mga pagkakagawa. Marami rin pong mga park na managagandahang mga bulaklak na tayong makikita and even mga butterflies at mga magagandang mga insect na masasalubong natin o makikita natin habang tayo ay naglalakad. Very friendly din po ang mga asong inilalakad po dito at talaga namang matatanaw nyo po ang mga mountains ng Hong Kong dito po sa Hong Kong side. Nung unang gawin po nila ang The Peak dito po sa Lugard Road ay gusto po nilang gawing commercial ang lugar na ito, pero nakita po nila na ang kagandahan po ng kalikasan dito, kaya ipinanatili po nila na ito ay maging mountains o maging hiking trail na lang po para mapanatili po yung magagandang tanawin. At dahil napakaganda nga po ng views na makikita po mula dito sa taas hanggang sa sea level, katulad po ng ating nakikita ngayon na nandun makikita natin yung greeneries, yung matataas na building at yung dagat na nakikita natin yung mga speedboat, mga boat po na dumadaan sa dagat. Kaya hindi na po nila itinuloy yung balak po nilang gawing commercial place, ito pong Lugard Road. At ipinanatili nila ang kalikasan upang magandang baga pasyalan ng mga tao, ng mga turistang pumupunta dito.
Katulad po ng ating nakikita dito ba, kitang-kita po natin ang mga building at katulad ng isang napakabilis na speedboat po na nakikita natin. So, kung mapapadaan po kayo dito sa Hong Kong, pasyalan niyo po ang Lockhart Road dito po may sa The Peak. At hindi lamang po Lockhart Road ang puting puntahan niyo dito, may mga iba pa pong hiking trails na gagawin po natin sa mga susunod para maipakita po natin ang kagandahan pa po dito sa The Peak. By the way po, ang The Lockhart Road construction start po noong June 1913 at na-completed lang po ito noong March 1921. Napakahabang year duration po nang isinagawa nila ang construction na ito para po mapanatili yung kalikasan, yung magandang tanawin po dito sa Lockhart Road. They think that it is good for a building site, but time goes on, it will render available as the signaling plug stop. The Lockhart Road will be principally used as a promenade, wonderful panoramic view of the city and harbor. The views from the harbor is popular subject for postcard, card, and even the pictures. Kaya para ma-experience nyo po itong atin po ngayong vlog, maaari po kayong pumunta dito, lalo na po kung kayo ay mag-tour dito sa Hong Kong. Isa po ito sa ilagay sa inyong bucket list na pupuntahan nyo po sa pamamasyal nyo dito sa Hong Kong para po makita nyo po ang kagandahan ng atin pong ito pong side na ito. Yan, nakikita po natin yung may ano na yan. Yan po ay isa sa napakagandang spot para po makunan natin yung views. This is the Lockhart Court na atin pong ibinibigay sa inyo at sana nagustuhan nyo po at mapasyalan nyo po. At sana inyo pong naibigan ang atin pong ibinahagi ngayon. See you next time. Visiting Hong Kong, why not try Lockhart Lookout on the Peak? So ito pong muli si Madam Chair na nagsasabi sa inyong enjoy while class habang tayo pa po ay malakas at pwede pong magbakasyon at magbiyahe at pumunta sa iba't ibang lokal. Do it po. Kaya naman po, hanggang sa susunod, kapag hindi pong nagustuhan, ay comment, like, and share na rin po. Bye-bye everyone! Thank you for watching!